Umagang-maga pa lang ay naghahanda na ang pamilya at magpipinsan para manghuli ng tilapia, bangus, sugpo, alimango sa fish pan. Kakatapos lang pala ng transfer ng isda from small fish pan to big fish pan. Yung mga from bansot na mga isda is tinransfer namin sa malaking pan para doon palagihin. At dito sa pan na to ang aming sisimutin kung ano lang ang makukuha. Kami-kami lang din pamilya lahat. Sa susunod, sana ma-i-vlog ko na yung maraming tao na nanimot pagkatapos ng harvest. Ang saya-saya nun. Itong anak ko na first time tumapak sa putik ay talaga namang sayang-saya. Walang ka-arte-arte itong batang ito at ang bilis pa niyang matuto, walang takot. Mas takot nga ako, baka kung anong matapakan ko. Oh, dan, ikaw pa. Para J, baka para J. Para J. Tara, D. Kumuha na yung mga yan, oh. Una, D. Tara, Itong si Inday Laura medyo sanay na sa paninimot ng mga isda at tinuruan niya si Mayan paano manghuli ng isda. Ang saya-saya ng dalawang bata. Dada kong tilapia! Ikaw ang mamimilap ko, Dada! Ikaw ang anak ko! Ako! Ako! Ulam! Ako! Water! Nakabot akong loong! Kita mo kong doha! Very good! Yay! Yay! Wala mo na si Inday Laura kuha. Tara! Yes! Finally! Finally! Dali! Wala, kita bangan si mami. Ako wa! Ito ang huli namin. Kanya-kanyang diskarte lang. Puno ang basket. Takto ha siya yung basket. Ino? Ito yung mga huli namin gamit ng ay kanya-kanyang diskarte. Merong mga nakakuha ng alimango, malalaking tilapia at kung ano-ano pa. Tapos na kami sa panghuhuli ng isda. Papunta na kami sa ilog upang maligo dahil puno pa kami ng putik. At hugasan na rin namin ang mga aming isda na kuha. Ang saya-saya kahit kami lang magpapamilya. O diba, marami na kaming pang-ulam na aabot pa sa susunod ng bukas. Hanggang sa muli mga kaisla, salamat sa panonood. God bless. Bye!